Nakilala ko sa body piercing. Nagbo-body piercing ako before. So marami rin akong mga pinasok eh. So after yung pierce, medyo humina. Isawa rin ako. Kasi halos lahat ng mga kasalubong ko, magkakamukha na kami. Diba? So tinanggal ko. Hindi ba ko na yung image ko? Dati, makikita mo yung image ko. Pag nakasabay mo ako sa jeep, lalayuan mo ako eh. Dreadlocks ako. Puro body piercings yung mukha ko. So sa ganun, nakilala rin ako. So iniwan ko muna yun. Yeah, naano rin ako sa photography. Gusto ko rin yung... So doon naman umano yung imagination ko. So landscape, from photoshoot ng mga model, mga ganun, wedding, events, mga ganyan. Nung nag-photography ako, pumasok na ngayon si design. So paano mo ayusin yung mga photographs mo? So doon pumasok si graphic design. So yung mga kinunan ko, wedding, layout na ngayon. So naging graphic design. So from there, napasok ako sa agency, nag-events din tayo. Gumagawa tayo ng mga backdrops ng mga stage, ganyan. Pasok tayo sa studio, gawa tayo ng mga packaging labels, mga ganun, mga print ads, naging picker, ayan, kung ano-ano yung mga kinukuha ko, inuuwi ko, mga basura, di ba? Yung mga basura, ginagawa kong kung ano-ano, ginagawa kong mga junk robot, art, or furniture, or kung ano, pang display sa bahay. Kahit ano, mga lamps, mga ganun. Mahilig din tayo mag-collect ng mga toys, mga vintage toys, mga ganyan, mga pedal car, mga bikes na ganyan, na luma. Ayun, tapos kung ano makita ko sa junk shop, may value o wala, mapapakinabangan ko, mali-display ko, sige, bili. Hanggang sa, ayun na. Puro luma, di ba? Ayan, yan yung Jerry Formosa talaga. Hindi po ako napasok ng motorcycle. So parang iniisip ko, maganda rin project yung mga motor, no? Gawin mo siyang art piece. Simula ako sa mga maliliit na displacement, sa nag-bike din ako. Basically, lahat ng mga ginagawa ko ngayon, from the past din eh. So, nung bata ako lang din gumagawa ng mga laruan ko. So, basically, yung bata ako, gusto ko, parati ako yung naiiba. Ganun din ngayon, gusto ko, yung motor ko, ako lang yung may ganung motor. Parating ganun, naisip ko, kailangan. Isip ka ng kakaiba, yung hindi yung normal lang na nakikita mo. Para, alam mo yun, papansin kasi ako eh. Ang Jerry Formosa Customs is a hobby lang talaga siya. Hindi siya business. So, yung mga ginagawa ko dito, yan yung ginagawa ko pag spare time ko. So, masabi time naman, may spare time ako para dito. Kasi project-based naman yung mga ginagawa ko. Pero ang source talaga is yung graphic design. Actually, nung una, maliliit lang na bikes. Yung mga scooter lang na naalala ko, ano pa eh. Yung mga choppy. And then, sumunod si Honda Cam. Ginawa ko siyang street cab. And then, naghanap ako ng, ano, gumawa ko ng page, yung Honda Super Cab Philippines. So, simula sa Honda Cab, napunta ako sa BMX. Ginawa ko siyang scrambler. Eh, yung mga una namin, kami nila, Mike. Kami pala yung mga unang may scrambler noon. Tapos, sumunod na, ayan, kung ano-ano na yung pumasok sa akin, hindi ko na malaman, may mga XR tayo mga ginagawa. Tapos, nagkaroon ng motor build sa Pilipinas. So, kasali tayo. Nakakuha naman tayo ng panalo. At ang dami nakaka-appreciate sa mga gawa natin. Ang isa, nagkuloy-tuloy na. Itong garahe na to, dati, maliit lang ngayon. Sobrang dami na ng gamit. Sobrang dami na ng motor. Papagawa sa akin, karamihan, surfer. Ganon, mga adventure rider. Kasi sa scrambler, sa tracker, ganyan. Diba? Dito sila Ellie, sila Jay. Tapos yung iba, ayun, kasi sino-sino na lang din.
depende sa papagawa nila. Style ng bike ngayon na ginagawa, puro ngayon kasi nagko-concentrate ako sa bobber or soon siguro chopper, ganyan. Kasi medyo natambakan ako ng mga scrambler tracker. So ngayon parang gusto kong i-challenge yung sarili ko na kaya kong gumawa rin ng bobber or ng mga chopper. Ganyan. So, yung mga gagawin tayo mga susunod na ganyang project. Sa mga builders ngayon, dami na nila eh, di ba? Message ko sa kanila, mag-concentrate lang sila. Huwag nilang isipin yung mga sinasabi ng mga ibang tao. Basta, gawa lang sila ng gawa. Mahalin mo lang yung ginagawa mo. Huwag kang mahiyang magtanong. Research ka rin, tama ba yung gagawin mo? Ganito, ganyan. Hanggang ngayon, nag-aaral pa rin ako. So, walang katapusan to eh. May mga bagong lumalabas ng paraan ng paggawa. Hindi naman na automatic na isang pitik mo lang gawa na yung mga yan, di ba? Pinag-aaralan din talaga. Maliit man yan o malaking bike, wala dapat discrimination pagdating sa maliit o malaking binubuo mo. Natin maliitin din yung mga gumagawa ng maliliit na bikes, di ba? Ang sa akin lang, doon sa mga gumagawa ng maliliit na bike, kung gusto mo talagang makilala sa ganitong eksena, gumawa ka ng kakaiba na ma-appreciate ng mga ibang tao na yung bike ko pala pwedeng maging ganito na hindi katulad ng lumalabas na mga bikes ngayon. Tulungan lang. Kami naman, willing kaming tumulong. Pasyal kayo dito. Andiyan naman yung, alam nyo naman kung nasaan kami. Willing kaming tumulong eh. Sabihin nyo lang kung meron kayong hindi alam, makatulong kami. Wala nang siraan, di ba? Tulungan lang tayo kasi isa lang naman tayo ng ginagawa eh. Kanya-kanya lang tayo ng specialty. Kumbaga, ano bang kaya mong gawin na hindi ko kayang gawin? Kunyari, ako, hindi naman ako nagpipaint talaga, pero kaya ko mag-design. So, dinidesign ko, pinapipintahan ko sa iba, naghahanap ako ng ibang magpipinta na magaling, na okay sa akin. Then, the job out natin, di ba? Ngayon, kung kayo may kailangan sa akin naman, gagawin natin. Kung alam nyo, yun yung kaya kong gawin talaga eh. Kung yun yung specialty ko, tulungan tayo, di ba? Sa paggawa, enjoy lang natin kung ano yung kaya mong gawin. Di ba? Yun lang muna yung gawin mo. In the future kasi, malalaman mo na, pwede ka palang gawin to. Hindi mo kasi magagawa yung isang bagay na gusto mong gawin hanggat hindi mo siya sinisimulan. Kasi doon, makukuha mo yung tamang proseso. Kung saan ka nagkamali, doon mo siya mape-perfect. Ako, marami akong sinirang bakal, marami akong binaluktot na bakal at tinapon ko lang. So, dadaan talaga tayo doon. Mag-aaksaya tayo ng pera hanggang sa ma-perfect natin. Tiyaga, kailangan mo talaga dito. Pasensya. Kasi hindi lahat ng ginagawa mo dito, lahat ng ikakabit mo doon sa bikes mo, mapipindot mo lang at lalabas na lahat yan. Ultimo maliliit na detalye niyan, gagawin mo. At mag-aaksaya ka ng oras para dyan. Pag-iisip, tsaka yung paggawa mo. Di ba? Yun lang.